Ito po yung pinaka-special na ating gulay sa ngayon, itong himbabao. Ito po talagang bago mo makuha po ng buhay. Okay, at ito nga yung ating pinanguhang himbabao. At maraming salamat kay Ate Irene at Ate Laika kanina. At yan po, si Angel Laika muna ang ating videographer sa ngayon. Panoorin po natin kung paano mahulog si Kadete. Huwag naman mahulog. Magandang hapon mga kadedet, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. Ang oras po natin ay alas 2 na ng hapon at araw po tayo ngayon ng Huwebes. Petsa 20 na po tayo ngayon ng April. At ngayon yung hapon, nandito tayo sa Matipok at nangunguhunga tayo ng himbabao dito sa akin ha. Ate Elin dito, at ito makikita nyo namang himbabao oh. Yan, ang dami ng bunga na himbabao. Ito po napakasarap mga kadedet, lalo palawak sa mga gulay na kamatis. Hindi po, kamatis lang. Masarap na ito eh. Makikita nyo naman, fresh na fresh at bagong pitas. At ngayon niya, nandito ka sa dulo at nangunguha nga tayo ng himbabao. At makikita naman nyo si Angel Laika na nakuha ng sigpaw. Dahil may katabi nga tayo yung Indian Mingo dito. Yan, Indian Mingo. At pakukuha nga ni Angel Laika. At si Daddy, mga kadidit ay inibang ko muna doon sa Kubo. Dahil sabi ko nga kanina, bibili ako ng gulayin dahil nagpadala nga si Sir Vic Mendoza ng 1K para pambili namin ng ulam. Sabi ko kay Sir Vic Mendoza, bibili ko na lahat na puro gulay na, hindi na po yung mga karne. Dahil pag puro karne, medyo nataas na po yung dugo namin. Kaya mas maganda pa po yung magugulay na lang kami para healthy sa katawan. At ngayon niya ang kasama natin dito si Angel Laika. At si Angel Laika may dala siyang gulok. At may dala rin pasungkit na ang mangga. Alam nyo, kaya natin nautusan pagkuha ng gulok. Dahil nagpapasungkit ng mangga, utusan tayo pagkuha ng mangga. Siyempre, unahin natin mangga. At ito nga yung mangga na ating sisigpawin. Hawak, pabili sa akin. At yan po, si Angel Laika muna ang ating videographer sa ngayon. Panoorin po natin kung paano mahulog si Kadete. Ano mo ba? Panoorin pa naman mo. Bakit? Panoorin pa naman. Ay, manguha pala. Pero ba karami isa sa ako? Bili lang natin. Tama na yun. Bili lang maganda ito kasama mo. Yan yung mura nga. Masarap ang mura. Larga mo yung GoPro natin. Yan. Maraming salamat po sa ating videographer na si Angel Laika. At yan na binyar, nakakuha na nga siya ng mangga. At siyempre, pagpapatuloy natin ang pangunguha ng himbabao. Yan, makapansin nyo naman dami ng bunga. Oh. Doon pa sa taas. Kaso, mahirap lang nito mga kadidit. Hindi natin makukuha yung taas dahil napakataas nga. Baka tayo mahulog. Kaya dito lang muna tayo sa baba. Alright mga kadidit, at nga ngayon nga tumas tayo na tumas dito para makakuha tayo ng maraming bunga ng oh, at yung mapapansin yung dami ng bunga oh. Yan oh. Oh, diba ang dami ng bunga. Kaso yung iba hindi na natin maaabot dahil siyempre na nga ang taas, baka na tayo mahulog. Yan. Yan, ang dami ng bunga na yung baba oh. Yan, napansin nyo, at mapapansin din naman nyo kung gano'n ko tayo kalagtaas na oh. Yan yung baba. Napakataas na natin. Yung babagsakan po natin yan, pigirihan ng baboy. Siyempre, kapantay na tayo ng Indian Mingo oh. At yun nga, napansin ang dami bunga dito, banda rito oh. Yan, ganda kung maaabot natin yan. Ito po kayong binta mga kadidit, mahal ang kilo nito. Ang isa pa nga kaya mahal, mahirap panguhanin bago ka makaisang kilo, matagal. At siyempre, mataas lagi ang tayo ng puno ng ganito. Ito pag mababa pa, hindi pa nagbubunga. Kaya lang ito nagbubunga pag ganito pong mataas na siya. At update ko na lang po kayo mamaya mga kadidit pag baba ko. At ngayon nga mga kadidit, bababa na tayo dahil yan mapapansin nyo, pawis na ako dahil sa mataas nga. Siyempre takot na takot tayo dito sa itaas dahil nakakalunod. Siyempre pag nahulog ka dito sigurado wala na tayong kabuhay-buhay, kaya kailangan mag-ingat. At sa lahat po ng viewers natin dyan mahilig mga kayat,
mag-iingat po kayo, hindi na po baling bago tayo mahulog pag nasa baba na. Dahil pag tayo nahulog sa baba, siyempre, alam nyo na, gas-gas lang aabutin. Pero pag tayo nahulog na galing sa taas papunta sa baba, sigurado ang aabutin natin, bali. At nababa na nga tayo. Update nyo na lang kayo pag nakababa na tayo. Ito nga mga kadidita, at ngayon nandito na tayo sa baba. At yan, pawisan na nga tayo. Dahil siya naging takot natin kanina doon sa taas. At napapansin nyo naman kung gano'ng kataas yan, oh. Doon tayo nang galing sa katas-taasan ngayon. Yan, dyan tayo nang galing sa katas-taasan ngayon. Tapos ngayon, ito yung ating mga pinabagsak na himbabao na ating pagunguhanin. At ito po, na pabagsak na natin, kinakailangan pa natin himayin dito sa baba. Para kapag-ulam tayo, no? At siyempre, nanghiram na rin tayo ng lagayan at ito na yung ating nakuha kanina. At ngayon, ito pa yung ating pangunguhanin. Ganito kahirap ang maghimay. Ito na mo. Yan, nakuha na natin siya. Pagkakuha natin sa taas ito, hinihimay pa natin tugat mo ng baba. Diba sabi ko sa inyo, oo nga, mahal ang kilo nito, pero bago naman tayo maka isang kilo. Hindi alam kung gano'ng katagal maghimay. Dumpres na gulay, himbabao kung tawagin. Ito mapapasin yung dagta ng ating kamay. Hindi gamit natin puro ng dagta nito. Pero sulit naman, masarap naman siya. Napakarami nga natin hihimay ngayon dahil marami nga tayong pinutol na sanga. Sabi ng iba, ito raw ganitong malalaki na hindi pwede, pero okay pa rin, masarap pa rin naman itong ganito eh. Kaya sama na natin, lamantian din yan. Ito nga, patuloy pa rin tayo ng pag himay dahil napakarami pa ng ating himay, no? Wow, yuck, ew. Dirty. What's that? At patuloy pa rin niya tayo ng paghimay. Makalipas ang ilang minuto. Kapagpahinga natin. Patuloy pa rin tayo ng paghimay dito. Yung pong iba, ginagawa siya na sama ang talbos nito dahil ang talbos nito nakakain din. Nagugulay din. Pero siyempre, mas masarap yung lamang kay talbos. Po sa mga viewers natin dyan, mga sanay sa pangunguhan ng himbabao. Ito po, nangunguhan na tayo. Napagamot. Hoy, dinig kayo kung nagpapagamot.
papapasin yung tagal natin bago tapos yung isa sana. Dami din ang bunga. Okay, at tapos na natin yung isang sanga. At syempre, maraming pa tayo gimay dito. At update na lang kayo mamaya mga kadito pag natapos na natin. Hinagin. Okay, at ito nga yung ating pinanguhang babao. At maraming salamat kay Ate Irene at kay Laika. Kanina po yung videographer natin niya si Laika. Maraming salamat sa kapag-video kanina. Pero may kapalit yan. Kaya pala video ko na sigpa parang pangunang Indian. Alright mga kadidit, at ngayon nandito na tayo sa kubo, at ito yung ating services, ito nandito sa baba, yan o. At yun si Daddy yung saan doon, at ngayon naihi. At kanina nga pala ginawati ni Daddy yung, punuro na lamang po nyo sa vlog ni Daddy yung, so kapag-ayos na kanina dito, laging taas ako naman naglalabas. At ngayon daw natin na Regandok Stock Official, nandun na mabusila ng buko sa baba. Hindi ko lang po alam kung sino kasama niya. At kanina nga mga kadidit, nakadaan ako ng tindang patani at bumili nga tayo ng patani. Ito yung binili natin patani. At sabi ko, may mga sayote pa rin kami dito ni Daddy. Kaya bukas na lamang kami bibili ng iba pang gulay. At may ulam pa nga dito. Nabigyan ni Kuya John. Dad, nangangain ka nito? Kamachili ba? Di ba nyo kilala to? Special na gulay yan, Dad. Oo nga, ano? Anong tawag dito? Himbabao. Anong kuray? Hindi, himbabao. Ang sarap niyan. Kaya sakripisyong kakuha ko to, taas ang kaluhanan ko. Aba? Ayos, sarap. Ay, sarap na gulay tapatan. Hindi na. Paano gagawin natin dyan? Dapat hugas ng bigas. Ay, masarap dito, Dad. Hugas ng bigas. Hindi kaya tayo manigas niya? Ni! Hindi ang masarap, masustansya ang gulay ito, himbabao. Para, maninigasan ako kung nahulog sa taas ang kanuhanan ko nito. Taas ko yan? Iyan. Time check lang po tayo mga kadidit. Ang oras po natin ay 5:48 na po ng hapon. At ganyang hapon, magugulay tayo ng tinangang gulay sa baba. At siyempre, bumili rin tayo ng patani. Kaya nga sabi ko kay Daddy Oms, gulay-gulay na lang muna kami ngayon. Siyempre, unahin natin gayatin. Ayan, kamatis. Himbabao, patani, sayote. Ito yung last name, first time ko makakatikin. First time makakatikin, sabihin namin yung wow. Sarap. Gugulay tayo pa hanggang umaga na. No, Dad? Oh, para init na lang. Opo. Ito nga. Lagyan natin sa tubig ng ating kamatis para hugas na hugas. Tama yung kamatis na yun. Tira natin yung apat. Siyempre, ito muna ang sayote. Okay, iba yung buhay ng sayote niya. Yan pa rin yung dati? Ay, iba na. Ito naman mura. Kaya hindi natin babalatan ang sayote. Kaliatin natin, sasaman natin ang balat. Para si kapanalig kumagulay.
tamang balat. Pero sa yuti, kinakailangan ito magkukuha. Yung sa yuti, kung kinakailangan, bago kayo magbalat nito, babasan yung kamay nyo. Dahil pag hindi nyo binasa, nasaman nagsari sa kamay. Konti na asin ano, di ba? Konti na asin. Isang taon akong gano'n ang kinakain. Kaya sabi ko, paano mabubuhay si daddy noon? Ba, isang taon nga, nakakakuha. Di ba, payat ako noon? Oo, payat kayong dumating kayo dito. Okay, tapos na natin. At ngayon naman, gagayatin natin yung ating sayote. At yung pwede ko natin lalagay yung sayote. Bugasan natin siya dito. Di ba, may nagtapad niyo kamay ko. Ito nga yung sayote natin, pero ito pika-special sa atin, yung babao. Ito pong bait na matalian. Daddy, kisip ko ng kape. Maraming salamat kay Daddy at kisip na tayo ng kape. Habang tayo busy sa ating magagayat ng sayote. At first time nga ron ni Daddy makakapangarin itong gulay na himbabao. Kaya pagugulay natin si Daddy. Shout out po pala kay Shelbeck Mendoza. Dahil nagbigay po siya ng pambili namin ng gulay-gulay dito. Maraming maraming salamat po sa binigay niyong pambili ng gulay. O diba parang titingnan sanay na sanay tayo maggayat. Parang nagtrabaho tayo sa kuna. Ganyan po kami sanay sa mga tulungan. Lalo na po pag kami nagagat mga sibuyas, mga bawang. Kaya po pag kami nasa tulungan, kahit kami kakaunti, madali kami nakakatapos. Dahil alam na po namin yung posisyon ng tamang pagagayat. Napapansin nyo mga kadilit, ang dami natin ginugulay pero dalawa kami yung kakain ito. Kamilang dati ang magkasama dito. Kayo kaya dad, magkait ng ganito kabilis. Dako! Sigurado ang may put. Hindi na kailangan bumili pa ng putulor. At natapos na nga natin. Bayatin natin sa yute. Siyempre, ngayon naman, susunod natin talong. Ba? Kailangan ko sa talong malaki na keno. Sasama na rin natin dito sa sayote ang talong.
punat na ng talunggap. Ulam niya. Punat niya yatin eh. Okay, tama na yung tatlong talong. Tama yung palusok din yata ng motor. Tapos na rin nga natin gayatin ang talong. Ngayon naman, patani ang ating hihimayin. Okay, at ito, hihimayin na natin yung ating patani na panlahok dito sa ating himbabao. Kamatis, sayote, talong, patani. At ito pong patani, paborito ni Daddy Om. Kaya kanina, punta ko ng ibaba, naghanap akong mabili patani. Diba ang haba ng pataring ito? Kaso maliliit pa yung laman niya oh. At ito, hihimay na nga natin ang patani. Parang mahirap kumay ng patani ah. Pero ayun mga kalibit, at ito nga natapos na natin kumay ng patani. At syempre ngayon gagayat naman tayo ng sibuyas at bawang. At ito nga yung sibuyas at bawang natin. Siyempre, para maluwang pisain lang natin itong bawang. Kami po pagpalaga na yung niluluto itong bawang, din namin ginagaya at pinipisa na lang po. Yan. Pero sibuyas, kinakailangan natin gayatin. Rapat tayong kanindab. Gulang ba yan? Hey! At ito, nakaprepare na lahat yung ating mga lulutuin. At ngayon naman, magkakape muna tayo. At siyempre, ito muna ating bukanan din. Kinakalangan din natin itong hugasan. Yung ating special na himbabao. Pagkato ka na, bidad. Tama na to. Iba yung dalawang papel. Siyempre, laging din natin ang tubig para maubasan din yung ating yung babao. Sisigaw na nga natin yung ating kawali. Kawali natin nandito na, nakasigaw na siya. At dito nga kami nagluluto ni Daddy dahil doon ang hirap. Wala pong ilaw, dito may ilaw.
Palagyan natin ng tubig yung ating kawali. Okay. Ito nga, nalagyan natin ng tubig yung ating kawali at ating isisigang. Sarap yung apoy. Unahin natin ang ating kamatis. Ito yung ating kamatis, yan ating unahin. Sahot. Yan. Tapos, yung ating patani. At ininix natin yung ating sayote at salong. Siyempre, kinakailangan na rin natin lagi ng asin. Yan, lagyan natin asin. Tapos yung ating sibuyas at bawang. At pagpasensyahin nyo na yung ating simpleng vlog ngayong araw. At ito lang po yung ating live vlog ngayong araw. Yan. Lagyan natin sibuyas at bawang sa asin ngayong takloban natin. Hintayin natin kumuro bago natin ilahok ang sayote at talong. At makalipas nga ang ilang minuto mga kadidit at nakulo na yung ating niluluto. Ayan, napakainit talaga. Luto talaga, mainit. Aray. Nasaan yung ating mahiwaga sandok? Karun! At ito yung ating mahiwaga sandok na ginawa ni Kuya Jun. At gagamitin na nga ulit natin sa paggugulay. O, diba? O, ayan. Naluluto na yung ating kamatis at patani. Siyempre, lalagyan na natin yung talong at chayote. Ito yung ating talong at chayote. Magsasabayan na po natin ng talong at chayote. Ito po naman, nahugasan ko na. Pagkita po ang ebidensya, may sabaw pa. Tanggalan natin ang sabaw. Ayan, tanggalan natin ang sabaw. Ngayon, lahat na natin. O, diba? Ganyan lang po yung aming pangulamin lagi ni Daddy Oops. Kaya nga hindi na kami nabili ng mga karne. Gusto namin talaga ng puro gulay. Ngayon, nilagay na natin. Ito. Sabi nga ni Daddy, magkasundo talaga kami. Pwede kami walang ulam. Pero ayaw na rin namin mga sardinas. Ayaw din namin. Hindi ari sa atin. Pagkalipas na sa isang linggo. Ano nangyari sa inyong dalawa? Para na kayo. Baka ha, Daddy. Ah. Isang linggo para tayo lang ng gulay din ha. Gulay na rin. At siyempre, lalagyan din natin siya ng magic. Noong isang araw, hindi kami naglalagyan ni Daddy ng magic. Pero ngayon, lalagyan natin. Dahil naisip ko nga kanina, naglagyan tayo ng magic. Ito, lagyan natin ng magic. Okay. Takloban ulit natin siya. Nasaan yung taklob na mainit? Dito, tatakloban muna natin ulit. At mamaya ulit natin bubuksan. At ilalahok na yung ating himbabao. Ito po yung pinaka-special na ating gulay siya ngayon, itong himbabao. Ito po talagang bago mo makuha po ng buhay. Siyempre, akyatin mo, napakataas nito. Pag nahulog ka, siguradong patay. Kaya kinakailangan kung mangunguha ka nito, kakapit siya ng matibay. Siyempre, may dala ka namang itap na putuloy mo yung sanga. Ano dati sabi niya? Matibay ang puno. Okay naman siya, matibay din siya. Mas matibay pa sa bayabas? Hindi, matibay ang bayabas.
Kaya nga sabi ko sa inyo, daddy, puhunay buhay pero napakasarap naman niya. Sulit naman tayo pag tayo nakuha. At ngayon mga kadir, nakalipas nga yung 10 minuto. Titingnan natin kung luto na yung itlog na talong at sayote. Tingnan natin kung luto na yung talong at sayote. Okay, luto na ngayon, talong at sayote. Ngayon naman, yung pinaka-espesyal na panghalo natin sa gulay yung ating isasahog. At ito po yung pinaka-espesyal, andito na siya. At siyempre, hinugasan din natin ito. At tatanggalin niya natin sa bawo. Yan. Tanggal na sabaw niya. Ngayon, isasap na natin siya. Ito, kung tawagin talaga dito, himbabao. Himbabao. Yan. At napakarami pa nga pong tira dahil pinaghirapan po yung kaakyat nito kanina at panoorin na lamang po ninyo sa vlog ko kung paano ko yan kinuha kanina. Ito po, special na sa aming gulay na lalo talaga probinsya. Ito po talaga ang tangunahan yung gulayin, patani at himbabao. Siya po namin pinaglalaw. Tapos lalakulaw po namin ng kamatis. Yung kamatis po naman dati, yung mga kamatis na ligaw, yung maninipis pambalat. Yung kamatis na ligaw, kung tawagin nila, gamot sa lalaking hindi marunong manligaw, sabi ng lulo kot lula. Pero yung hindi naman po siguro totoo yung gamot yung kamatis na ligaw. Bakit po ako dami kong nakain? Hindi na ako nakapanligaw. Yan, nairok na nga natin, kaya natakloban ulit natin. Mamaya natin bubuksan pag yung luto na at saka natin ulit hahaluin. Kaya nga sabi ko sa lahat ng viewers natin dyan, nagpapasarap ng luto natin ay sa paghahalo. Update ko na lang kayo ulit mamaya pag yung nakalipas ang 5 minuto. At ngayon nga mga kadidit, titingnan natin kung luto na yung gulay na ating inilahok. Ito, titingnan natin kung luto na yung inilahok natin. Kung tawagin dito ay himbabao. Lason, dito na nakakuha. Yan. Ito po, kung tawagin dito ay himbabao. Sa lahat po ng mga viewers natin dyan, pakicomment lang po kung anong tawag sa inyo nitong himbabao. Pero ang tawag po dito, talagang himbabao. Comment lang po kayo kung anong tawag sa inyo para nang sa ganun, malaman ko naman kung anong tawag sa inyo ng himbabao. Luto na po yung ating himbabao kung tawagin dito. At comment lang po kayo kung anong tawag sa inyo sa gulay na ito. At ngayon naman, titigman natin yung sabaw niya kung may lasa na. Siyempre, nakahanda tayo dito ng kutsara. Okay na, at siyempre, patitikman na natin si Daddy Ohms kung tama na ang lasa. Daddy, pakitingin lang po at tugas natin ang kutsara. At ngayon, nandiyan na si Daddy. At siyempre, patitikman natin si Daddy kung okay na sa kanilang panlasa yung ating ginulay ngayon. Samahan nyo ng himbabao kung tawagin dito. Pero parang hindi pa tuluto yung himbabao eh. Pero may luto rin sa kwan. Pinatitikman ni Daddy. Sinamahan ang sabaw. Sinamahan ang sabaw ang himbabao. Pero bakit ganun? Umuha kaya na kayo ng mahaba para matikman. Yan. Tinikman ni Daddy. Masarap. Ano masasabi niya? Ano masasabi sa ating himbabao? Kumuhay agad siya mahaba. Sabi ni Daddy, kulang daw. Dahil, parang masabi ang lasa niya. Dahil si Daddy, first time niya makatikim itong gulay na himbabao. Kaya ipinaghanap ko kanina para may paglutusin na himbabao. Dahil napakasarap talagang himbabao. At yan, nakalimutan ni Daddy yung lasa. Kaya binalik-balikan. Hindi rin niya may paliwanag yung lasa na himbabao eh. Malam kung sitaw, kung ano. Sabi ni Daddy, hindi rin niya malaman kung sitaw, ano, lasa na himbabao. Pero yung himbabao po, napakasarap talaga niyang gulay na yan. Napaka... Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Siyempre, walang katulad yung gulay na yan. Especially nga sa taga-probinsya eh. Sa amin niya, pag-ulit-ulit na yung pag-ugulay niya. Kamatis lang ang lahat niya, pwede na eh. O yan, di ba? Pasado tayo kay Daddy Elms. Kaya yan.
kasado tayo kay Daddy. Kaya may pangulam na kami ni Daddy. At marami pa nga tayo natitira dito. Yan pa natitira natin pang gulay pa bukas. Pero ang ginulay po namin ito ni Daddy, hanggang sa umaga na po, iinitin na lang po namin yung matitira para sa umaga. Ito na rin po namin yung ulamin. Okay, yan. Luto na yung gulay natin. At ngayon naman, atin ang papatayin at ating palalamigin para mamaya kami ni Daddy kakain. Patayin na natin ang kasol. At makalipas nga mga kadilit ang ilang minuto at ito malamig ng ating gulay na sayote, patani, talong at kamati. At siyempre yung ating special na sinasabi ka rin ang bunga ng himbabaw. Ito palang bunga ng himbabaw ay napakasustansyang gulay at marami po itong binibigay na vitamin sa atin, vitamin E, B at C. At ito po ay puno ng sustansya na nagbibigay sa ating katawan ng iron, calcium, potassium at phosphorus. At yan po ang dinudulot sa ating katawan ng ating dunulay ngayong hapon. At siyempre, sa lahat ng mga viewers natin dyan na hindi pa nakaka-try na mga inang gulay nito, marami po naman kayo mabibili sa palengke, kaya lang mabibili natin hindi fresh na katulad ng ginulay namin ni Daddy Ums. Dahil ang ginulay namin ni Daddy Ums ngayon, napaka-fresh talaga dahil kanina ko lang siya kinuha sa puno at sariwa-sariwa nung aking dalahin dito. At yung ugat pala niya mga kadidit ay nakakain din, gamot din daw yung ugat niya. Hindi ko lang po alam kung saan ginagamot yung ugat niya. Baka sa mga sakit din, ganito ng mga diabetes, yung ganun. O nakikaparalig, mga gout, siguro nakakagamot din sa ganun yung ugat niya. At sa lahat po naman mga viewers natin dyan, baka may alam po po kayo kung saan pwedeng igamot pa itong ugat ng himbabaw at saka yung bunga ng himbabaw. At comment lang po kayo para siyempre ma-share din naman natin sa iba at hindi naman lang tayo nangangailangan ng panggamot. Kung may share nyo sa akin, may co-comment nyo sa akin, siyempre may share ko sa iba para magamot din yung kanilang ibang mga nararamdaman sa katawan. At ngayon nga dahil malamig din yung ating gulay at yung mapapansin nyo si Daddy Ums, siya naman ngayon ang abala dito pag kuha ng plato. Kaya si Daddy Ums napakabay talaga eh, habang ako nagugulay kanina. Abalang abala rin siya na kung sinang inihanda niyo yung aming kakainan, mga plato, gano'n. Tapos yung kanin na andito na naman sa lamisa. Kaya ngayon, malamig na yung gulay namin. Kaya ready na kami kumain ni Daddy Ums. At Daddy Ums, nagugutom na kayo? Siyempre. Siyempre, nagugutom na rin si Daddy. Pero gagawin namin na Daddy. Yan, nakita niyo naman. Oh. May dala si Daddy, tigi sa kaming, kung tawagin dito, hawong. Yan kasi yung tawag na matatanda dito, yun ang mga lulukot lula. Sa ganyang malulukong na tasa, tawag nila hawong. Nagsasandok na nga si Daddy at kakain na nga kami. At yan, nakahayin na nga si Daddy. Kaya mga kadidit, kakain muna tayo. Let's eat! Go! Kain! Kain tayo ng masarap na gulay! Fresh na fresh! Tignan natin sila kapanalig. Sila, siguro ang ulam hindi gulay. Tayo gulay. Magkakulitan sila. Sila karne, tayo gulay. Ano kaya ang masustansya sa kinakain? Kain po mga kadidit, kain po tayo. Nami. Sigurado, sa hilig din ni kautol dito. Kasi panalig, may siguro na sigurado dito. Yung mabao. Kaya ngayon lang doon, pinakakitari ng taas na taas eh. Tawag ni Daddy dito, pangset. Ayan po, ito po makikita nyo yung gulay na ang aming ulam, puro gulay. Pero sarap ng sabaw niya, Daddy. Ang dagdag tayo ng sabaw. Mabili ito, Daddy, ng ulam ah. Ilan
sila na rin yung nareguto. At sinatawaran niya tayo ni Daddy dahil daw yung ating ginulay ay pag-isang barangay na. Parin ba kayo, Daddy? Wala yun. Wala. Sorry mo nakasabot, Daddy. Sana ako. Umamit talaga. Sarap. Sarap lang din baba, oh. At ngayon po nga po mga kabibig, kunti lang ang kakain ng kanin, gulay yung ating kakainin. Bulang lang. Kaya lang walang mantika. Pero ang ginagawa ng nanay ko rin, bugas ng bigas. Mas malasar ang bugas ng bigas. Kanin, kukulayin tayo. At ngayon, pinararami kong gulay kaysa kanin. Kaman mami ang alakas mo ah. Ano ba pinakasya ni Kadidit? Gulay. Ayan po mga Kadidit, kain po tayo. At ngayon niya mga kadidit, nakatapos tayong kumain. At si Daddy, siyempre nakain. Alam niyo na si Daddy, oh, mahina siyang kumain. Ako kung kumain, parang military. Saglit lang ako kung kumain. Ako laging late. Time check lang po tayo mga kadidit. Ang oras po natin ay 7:20 na ng gabi. At ngayong gabi, may gusto lang po ko shoutout. Margie Fernandez, shoutout po. Joey Boy, Steven, shoutout po. Bibiyas at Tumango, shoutout po. Sweet November, shoutout po. Michael Quimbao, shoutout po. Joel Sparim, shoutout po. Romeo Concha, shoutout po. Bokni 380, shoutout po. Kuya Resto TV, shoutout po. Lordelesa de la Torre, shoutout po. Kyle Asher Cecilio, shoutout po. Red Lauro, shoutout po. Balas De Leos, shoutout po. Mel Vlog, shoutout po. Helen Pumasino Narod, shoutout po. Danilo Bibit, shoutout po. Luisito De La Cruz, shoutout po. Tolet Stalag, shoutout po. Omni Carlos, shoutout po. Edgardo Constantino, shoutout po. Dexter Barrera, shoutout po. D.R. Chipari, shoutout po. Asbuk E, shoutout po. Alonar Salis, shoutout po.
Lowy Corteno, shout out po. Amalin Santos, shout out po. Arnold Elianelio, shout out po. Shout out din po sa lamok na kumagat sa akin batok. Namimiss talaga ako ng lamok, kung matamis siguro ang dugo ko. Potstrika USA, shout out po. Next. Tagal mag-open. Wait lang po tayo. Dahil matagal po mag-open yung ating cellphone, mahina po yung signal dito, kaya hintay po natin mag-open yung ating mga comment. Yoyet, shout out po. Chris Lord Hagibis official, shout out po. Labenya, shout out po. Teta Cell Vlog, shout out po. Norman Pulikit, shout out po. Merna Atchensa, shout out po. Luisito de la Cruz, shout out po. Sinaida Mulalis, shout out po. Edgardo Lego, shout out po. Girl JR Echipari, shout out po. Asbok A, shout out. Rosita Reyes, shout out po. Nelson Peña, shout out po. Flor de Lesa de la Turi, shout out po. Maria Gabriel, shout out po. Jake Lib, shout out po. Morena Pakinggan, Pakinggan, shout out po. Bokni 380, shout out po. Jeremiah de la Cruz, shout out po. Alona Rosales, shout out po. Robert Enriquez, shout out po. Kaisi Au TV, shout out. Dennis Lizarda, shout out po. Tolet Starag, shout out. Kaboboy TV, shout out po. Relax and Focus, shout out po. Margie Fernandez, shout out po. Mr. Baby Wife, shout out po. Danilo Bibi, shout out po. Brilliant Taklan TV, shout out po. Mekay Quimbao, shout out po. Yoyet, shout out po. Dexter Barrera, shout out po. Christopher Abanti, shout out po. At dito na tinatapos yung ating shout out ngayong araw. At maraming salamat sa inyong suporta. At yung gusto pong ma-shout out dyan, comment lang po kayo. At para sa aking sunod na video ay ma-shout out po kayo. At ngayon nga nakatapos na kaming kumain ni Daddy. At ngayon dito ko natin natapos yung ating simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot siya yung kasadulo ng aking video. At gusto kong pasalamatan na suporta sa Team Kapanalig, lalong higit sa aking YouTube channel. Sa lahat po mga viewers natin dyan, subscriber, ganun din po sa ating UFW. At lalong higit po sa hindi nag-skip ng mga ads, sa mga silent viewer po natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng sponsor ng Team Kapanalig, Maraming salamat din po sa inyo. Sa masunok na mundo kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.